sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo'y magkakapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawa upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa iyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipinahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkatitipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nagkaroon ka na ba ng taong hindi mo nakasundo? Lahat naman siguro tayo meron. Kasi minsan nagkakaroon talaga tayo ng conflicts sa bawat isa. Samaan ng loob, hindi pagkakaunawaan, minsan ay nag-aaway o nagtatalo. Normal ho yun. Normal po sa mag-asawa na minsan ay nagtatalo. Minsan nagkakatampuhan. Pero, ang pinagkakaiba, paano natin hinahandle o hinaharap yung mga conflicts natin? Paano natin hinaharap yung mga disagreements natin sa ibang tao? Nakakalungkot po ngayon, lalo na sa rise ng social media, na pag imbis na kausapin mo yung tao na hindi mo kasundo, na tulad ng ebanghelyo sinasabi sa atin, kung may nagkasala sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya. Yun ho yung unang step eh. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kung nagkasala siya sa iyo, puntahan mo. Hindi i-post mo. Sa panahon mo kasi ngayon, pag may kaaway ka, pinopost mo yung kaaway mo. Nagpaparinigan kayo. Kung hindi ko sa Facebook, minsan daw ho sa Twitter. Doon nagpaparinigan. Tapos pag nakita nung isang kasama mo, sabihin, ako ba to? Ikaw naman, sasabihin mo, hindi, hindi ikaw yan. Pero sa loob-loob mo, alam mong siya yan. Deny ka naman. Then later on, you will regret what you did. Diba?
Hayaan niyo sa ebanghelyo natin ngayon na akayin tayo ni Jesus, how do we deal with conflicts? Diba? Because conflicts really happen. Nangyayari talaga yung hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasunduan. Pero hayaan natin ang salita ng Diyos ang gumabay sa ating pamumuhay on how we deal with conflicts. Sabi ni Jesus una, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Hindi para sugurin. Baka isipin natin, sabi ni Father, sabi ng Ebanghelyo, puntahan ko, susugurin ko siya. Hindi ho ganon. Nais sabihin ni Jesus, kausapin ang sarilinan para sabihin at makipag-ayos. May kaibigan ka, hindi kayo, alam mo, hindi kayo magkasundo. Puntahan mo na sa sarilinan at sabihin mo, alam ko nung nakaraan, hindi tayo nagkaayos. Nagkasamaan tayo ng loob. Usap tayo. Di ba? Isasabihin natin, usap tayo. Pero ano yung gagawin natin? Bakit tayo mag-uusap? Para yung ugnayan na nadungisan ng hindi pagkakaunawaan ay malinis. Hindi ho puputulin ang kapwa o magpaparinigan at magsisiraan, kundi kakausapin ang bawat isa para makipag-ayos. At alam ko, first step pa lang, hindi madali. Diba? Hindi madali ito. Lalapitan mo yung kaaway mo, kakausapin mo, sasabi na nagnanais makipag-ayos sa kanya. Hindi madali yun. Pero ang turo ni Jesus, minsan talaga, hindi madali. Pero kahit hindi madali, kung gagawin natin, dito tayo lalago. Yun naman yun. Kahit hindi madali ang utos at aral ni Jesus, kung susubukan natin, dito tayo lalago bilang isang Kristiyano at isang tao, lalo na sa ating pag-handle ng conflicts sa bawat isa. Eh, kung ikaw naman ang kakausapin, ikaw naman yung nakasakit, huwag mo namang i-deny na hindi ka nanakit. Minsan makaka-receive tayo ng feedback, ng correction sa kapwa natin, with all the good intentions para sa atin, tayo naman, minamasama naman natin yung correction ng kapwa natin. Pero tandaan natin that when we receive feedback, tanggapin din natin. How do we receive feedback? Para sa ganon, lumago tayo bilang isang tao. Kasi may mga bagay naman na hindi natin napapansin na nakikita naman ang kapwa natin, hindi ba? Kaya, mahalaga din yung mga paalala ng kapatid natin. Para sa ganon, tayong bilang isang tao ay lumago sa ating pagsunod kay Kristo. Yung una pa lang, hindi na madali ito. Yung kakausapin mo, na naisip mo makipag-ayos sa kapatid mo, kailangan may pagpapakumbaba sa bawat isa. Pero, hindi magiging madali. Sinong kalakbay natin? Kasama natin dito lagi ang pagdadasal. May naalala akong kwento. May kakausapin niya yung taong hindi niya nakasundo. At kinakabahan din siya. Baka imbis na magkaayos sila, ay mas lalo pa silang mag-away. Kaya ang ginawa niya, bago niya kausapin yung taong ito na nakasakit sa kanya, alam niyo ang ginawa niya? Ang ginawa niya ay nagdasal muna siya bago sila nag-usap. Pinagdasal niya yung taong kakausapin niya na pareho silang maging bukas sa pag-uusap at pakipag-ayos sa bawat isa. They prayed for each other
We pray for the yung taong hindi natin kasundo. Yun po yung ginawa niya. At nag-usap sila, alam nyo, ending? Naghiwalay silang, nagkaayos sila. And well and good. Yung una po, mahirap lang, mahirap to. Pero kung hihingi natin ang grasya ng Diyos, kaya natin makipag-ayos sa kapwa natin. Hindi ko sinasabi ngayon na, kung meron kang taong hindi kasundo ngayon, kasamaan ng loob, hindi ko sinasabi ngayon puntahan mo. Pero kung handa ka na kausapin ang taong yan, kung yung emosyon ay medyo nag-subside na, simulan mo na ang paghilom. Minsan yung taong hindi natin kasundo, yan yung mga taong nakasugat sa atin. Pero tandaan din natin na ang pagpapatawad, ang pakikipag-ayos, ay nagdudulot din ng paghilom para sa atin. Do it for yourself. Hindi para sa kapwa mo. Para sa iyo, para maghilom ang sugat na ginawa sa iyo. Diba, pag nasaktan tayo, gusto natin maghilom. Gusto natin maghilom yung sugat na yon. Natatangin para alayang pakikipag-ayos. Do it for yourself. For your own healing. Kausapin ang tao kung hindi mo siya nakakasundo. Lalo na kung yung taong ito ay malapit sa iyo. Yun ho yung una. Anong pangalawa? Pag hindi nakinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pa. Para, hindi para sugurin, again, hindi para kuyugin, kung hindi merong dialog, pakikipag-usap, pakikinig. Hindi magiging referee yung dalawa na pupunta ron. Isa gagawin natin, pupuntahan yung isang tao, referee, awat. Pero nandiyan sila para matulungan kayo na makapag-ayos. Baka meron sa inyo dito, may masabihin, ha, samahan mo nga ako. Kausapin natin to. Kung ikaw sinabihan ng ganon, hindi ikaw yung tagagatong ng mare mo. Minsan, pag ikaw niyayahan na sumama, ikaw yung tagagatong, tagasabi ko, oo nga, oo nga, oo nga. Hindi yung ganon. Anay, sabihin sa atin ng Ebanghelyo, ikaw ang mag-aakay sa dalawa para magkaayos. Ikaw yung peacemaker na sinasabi ng Ebanghelyo na blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God. Kaya kung ikaw yung nasabihan na halikamari samahan mo ko, be that peacemaker between two fighting friends and Christians. Be that peacemaker. Pangatlo, ano sabi? Dalhin sa simbahan. Hayaan ng simbahan magdasal para sa kanya. Pag may tao nagkasala, hayaan ng simbahan na magdasal para sa kanya. At hindi ba sa atin sa simbahan, lagi natin pinagdadasal ng mga taong tumatalikod sa Diyos? Kaya sa simbahan, pinagdadasal natin ang mga taong hindi na kumikilala kay Jesus. Mga taong nananakit ng kapwa. Mga taong ninalapastanganan ng pangalan ng Diyos. Hindi natin sila inaaway, pinagdadasal natin sila. Lagi natin tatandaan yun. Hindi natin ibabash, ipagdadasal natin sila. Si Lord na ang bahala sa kanila. Diba? Mas mainam naman siguro yon. Si Lord na, bahala sa kanila. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano, relationships is part of life. Ang pakikipag-ugnayan natin sa bawat isa, parte ng buhay. Minsan may conflicts,
Pero ang ating ebanghelyo ngayon, pinapalalahanan tayo, how do we deal with conflicts in our lives? Kung ganito ang gagawin natin, susundin ang alat turo ni Jesus, tayo ay dahan-dahan na tumatahak sa daan ng paghilom at paglago bilang isang Kristiyano. Ang tanong ko sa iyo, gusto mo bang lumago bilang isang Kristiyano? Gusto mo ba yung mga sugat ng hindi pagkakaunawaan ay maghilom? O mas gusto mong manatiling sugatan na lamang? Nakakasiguro ako, lahat tayo gusto natin maghilom. Gusto natin maghilom ang mga sugat ng hindi pagkakaunawaan at pag-aawayan. At pinapakita sa atin ni Jesus ngayon ang daan tungo sa paghilom. Tahakin natin ang daan na ito. Nang sa gayon, hindi tayo mananakit ng kapwa kung hindi tayo ay nagdadala ng paghilom sa kapwa. Sabi nga ho, hurt, people hurt. Ang taong nasasaktan ay nananakit ng iba. But healed people heal. Ang taong naghilom ay nagdadala ng paghilom sa iba. Tayo sana bilang Kristiyano, sa pagyakap natin ang misyon ni Jesus, magdala ng paghilom sa bawat isa. Amen.